Lahat naman siguro tayo ay gustong makaranas ng swerte sa buhay. Kaya naman marami sa atin ang talagang naghahanap ng samot-saring mga paraan, amulet o lucky charms para maakit natin ang swerte. Pero paano kung ang mga pwesto pala mismo ng mga gamit sa bahay mo ang siyang nagiging hadlang sa pagpasok ng biyaya sa iyong pinto? Kaya sa video na ito, ay alamin natin ang mga bawal itapat sa ating pinto sa loob ng bahay base sa mga iba't ibang beliefs. Una sa listahan natin, bawal daw itapat sa iyong pinto ang isa pang pinto. Ang pagpaplano ng pagdaloy ng magandang enerhiya sa loob ng bahay ay nagsisimula sa pagpapagawa pa lang nito. Dapat mabuting pinaplano kung paano natin pinoposisyon ang mga bagay-bagay, lalo na ang mga pintuan ng mga kwarto. May paniniwala na ang pagtatapat ng mga pintuan ng mga kwarto ay nagpapaikli ng mga buhay ng mga taong natutulog doon. Samantalang meron namang ibang paniniwala na ang mga magkatapat na pintuan raw ay maaaring maging lagusan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Maliban pa dito, sinasabi din na hindi dapat nasa tapat ng pintuan sa harap ang pinto sa banyo. Ayon sa pamahiin kasi, ang enerhiya ng swerte ay tumatagos lang agad sa iyong tahanan at agad na maliligo, which means mawawala din agad ito. Pangalawa, salamin. Ayon sa mga eksperto ng feng shui, ang front door o ang main door daw ay nagsisilbi bilang mouth of chi ng iyong tahanan. Ang chi ay ang mismong energy na pumapaligid sa atin. Sa konteksto ng ating mga tahanan, nagsisilbi ang pinto bilang bunganga o ang bumubukas para papasukin sa loob ng iyong bahay ang magandang enerhiya. Kaya naman hindi magandang maglagay ng salamin na direktang nakatapat sa iyong pinto sapagkat naapektuhan nito ang mabuting pagdaloy ng chi sa loob at labas ng bahay. Ang lahat ng kapaki-pakinabang na enerhiya na pumapasok sa bahay ay agad din daw nawawala sa ganitong pagpoposisyon ng salamin. At nagdudulot din ito ng kasawian, pagnanakaw at maging sakit. Inirerekomenda na imbis na sa tapat mismo ng pinto, maaaring ilagay na lamang ito sa gilid ng exit. Number 3. Hagdanan. Karugtong ng nauna nating pinag-usapan tungkol sa wastong pagpaplano ng bahay, dapat ding isaalang-alang na hindi din dapat nakatapat ang pintuan sa hagdanan. Ayon sa mga eksperto ng feng shui, nagsisimbolo kasi ito ng maraming pag-angat at pagbaba ng iyong buhay. Maliban pa dito, maaari din itong magdulot ng mabilis na kawalan ng pera dala ng paggulong nito pababa ng hagdan at papalabas ng pinto. Ang paglalagay ng hagdanan sa tapat mismo ng pintuan sa harap ay nag-iimbita ng mga hindi kanais-nais na sitwasyon kagaya ng samot-saring mga problema at pagkalugi. Tulad ng pagkahapo natin sa ating mismong pag-akyat baba sa hagdan, maaari ding maging katulad nito ang ating buhay kung ang bubungad mismo sa atin sa tuwing tayo'y papasok ng bahay ay isang hagdanan. Pero syempre, hindi naman pwede na bigla-bigla ka nalang magbaklas ng hagdanan sakaling ganito ang pagkakagawa ng iyong bahay. Isang mainam na solusyon dito ay ang paglalagay ng isang hadlang sa pagitan ng pintuan sa harap at ang hagdanan, o di kaya naman ay magsabit ng airbell o maliwanag na parol sa ibabaw ng pinto. Number 4. Pader. Kagaya ng nasabi kanina tungkol sa magandang pagpapadaloy ng chi sa ating tahanan, mabuti din na iwasan natin na ang unang bubungad sa ating pagpasok sa pinto ay isang pader. Ayon sa mga eksperto, nagsisilbi itong hadlang sa pagpasok ng swerte sa loob ng iyong bahay. Ang maaaring maging solusyon dito kung sakaling ang tinitirhan mo ay ganito, ay dapat nakatapat ang pader na ito
sa malawak at maaliwalas na lugar na walang kalat para sa mabuting daloy ng enerhiya at swerte sa iyong bahay. Number 5, mga matutulis na struktura. Maliban sa likas na hindi naman talaga ligtas magkaroon ng mga matatalim na bagay, lalo na sa mga parteng ito ng iyong bahay, ayon sa Feng Shui, ang paglalagay ng mga matutulis o mga tuwid na struktura sa harap ng mga pinto at maging sa harap ng mga bintana ay simbolikong pumapatay sa mga kapaki-pakinabang na enerhiya para sa iyong bahay. Number 6, orasan. Sa usapin din ng simbolikong pagpatay sa mga pumapasok na enerhiya, iwasan din ang paglalagay ng orasan sa tapat mismo ng pintuan pagkat maaaring kumatok mismo si kamatayan. Sa Chinese, ang orasan ay may karakter sa loob nito na nangangahulugang end. Maliban sa Pilipinong paniniwala na maaaring magnaknak mismo si kamatayan, ayon sa paniniwalang Chinese, maaari kang makaranas ng pagkabalisa at ilang uri ng pagmamadali at kawalan ng oras sa tuwing papasok ka sa isang kwarto na nakatapat ang isang orasan sa pinto. Ang orasan ay isang simbolo ng pagdaloy ng oras at sa paniniwalang Feng Shui, ang orasan ay nagsisilbi bilang isang napaka makapangyarihang accelerator ng enerhiya sa isang tahanan. Kaya dapat itong hawakan nang may matinding pag-iingat. Number 7, kama. Maliban sa pag-iingat sa pagpupwesto ng orasan sa iyong tahanan, dapat mo ring alalahanin ang pwesto mismo ng iyong kama. Lalo na kung sa isang studio apartment ka nakatira o sa maliit na lugar. Ayon sa pamahiin, iwasan daw ang paglalagay ng kama sa tapat ng pintuan dahil maaari ka na lamang hilahin ni kamatayan. Halos sumasang-ayon din dito ang paniniwala sa Feng Shui. Kung ang kama mo ay nasa tapat mismo ng pintuan, maaari na hindi ka mapakali at makaranas ng tulog na puno ng mga bangungot. Mas mabuting ilihis mo sa pintuan ang kama para maiwasan ito. Mula sa pagpasok ng swerte hanggang sa pag-iwas sa malalamig na haplos ng kamatayan, maraming bagay ang mga dapat nating iwasan sa tuwing nag-aayos tayo ng bahay, lalo na sa usapin ng pintuan na siyang nagsisilbing tagapagtanggap ng enerhiya patungo sa ating tahanan. Pero syempre, hindi natin pwedeng iasa na lamang sa mga pamahiin at paghahanap ng swerte ang pagiging maganda ng daloy ng buhay natin sa loob ng tahanan. Marapat na tayo din mismo ay magsilbi bilang mga magagandang tagapagdaloy ng mabubuting enerhiya para siguradong happy ang buhay ng buong family.